guys, yung mga nabili kong cement pots, saktong 6. Tapos, na-adjust ko to dito. Bukas mapakita ko nyo lang sa inyo ng mas maayos. Pag-gabi na kasi. Then, ayan, mas maraming ipa yung nilagay ko. Tapos, yan. Ito natin ilalagay. Umuulan. Tapos, ito ang aking mga snake plants. Mga uprooted to. Tapos, lipat dito. Hi guys! Ayan ako after 2 days tsaka after 2 days to na inayos ko yun dito sa mga snake plants. Tsaka ko lang ulit na dugtungan. Ang galing, di ba? So, ito na mapakita ko na maaraw kasi yung first part nitong vlog yung kanina ay mga ano yun eh, mga mabilisang singit para at least mapakita ko, di ba? So, ayan na si Seri Ben! Where are you? Bebe, 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 paamoy, amoy, sus! Ayan po siya. O, oh, diba? Taray! O, oh, dun talaga sa area na yon, dun ko kinapalan yung layering ng plants. Actually, yung snake plant ko dito na isa, kasi parang 30 pieces nga yan, diba? Pero syempre, parang sa isang piraso na uprooted, meron lang 4 leaves or 5 leaves, pinakamadami. Yung isa, yung iba, dalawa lang. So, parang feeling ko kinulang sa area na yon. Eh, dun yung kailangan pinakamakapal. Kasi dun feeling ng asawa ko na kailangan mas maano ang coverage. Ayun. So, kinuha ko pa yung nandito namin sa bedside ko. Ayan. And then, dito, okay lang yan. Carry-carry na yan. Tapos, plano ko dito sa money tree, ibaba. Kasi feeling ko mas happy siya sa baba. Although, naka-recover siya dito. Aside sa parang ano. Pero, hindi ko sure. Ang siya inisip ko kung ibebenta ko ba siya or what. Hindi ko sure. Abangan ng mga susunod na kabanata. Kasi ang view, pag nasa labas ka, nag-overlap to. Gusto ko parang ito lang yung center of attraction or gusto ko gawin yuka. I know. I said months ago nung inakyat to na hindi na to bababa. But, feeling ko parang gusto ko siyang palitan ng ibang money tree. Yung mas albo or hindi ko sure, or ibababa papunta doon, dito sa era, dyan, bahala na. And then, irerepat, kasi masyadong malaki yung, ano na siya, either dadagdagan ko ng soil, as is na siya, or irerepat, bahala na, or ibebenta. Kasi ang plano ko sana, etong black na pots na to, magiging continuous. Although, hindi nakasikasya another ganito, set na ganito dun sa dulo. Gusto kong bumili ng pot na cement na kamukha din nito. But, medyo mataas. So, dun ilalagay yung yuka or kung ano man yung plant na ipapalit. Para continuous, hindi siya ganyan na parang, alam nyo, naputol yung instead. Kasi mas mahaba siya titingnan. Para nangyari, nag-end dito yung block, diba? Basta parang ganun. Gusto ko ng continuous look at mas minimalist look. And mas ma-highlight etong si fern. Kasi pag nasa baba ka nga, ang gulo niya, nag-overlap silang dalawa. In-adjust din namin yung CCTV, nandun na siya sa baba. Kasi para hindi matakpan, dati nandun siya. So, ayan na lang ang plants dito. Ito sa akin to, nilagay ko na nandyan. Ayan, malakas ang hangin kagabi, kaya ang daming mga, ano, ng ferns. So, hindi ko rin in-expect na ganito kataas yung snake plants. Kaya, di ba, dalawa yung nilagay ko dito. Dalawa yung parang pinagpatong ko. Okay naman, hindi ko na rin pinagpantay. Kasi nga, eto, pero dahil dito sa stand nito. Pero kapag nausog ko na yan siya, ayan, mas okay na siya. Tapos hanap na lang ako ng cement pot na medyo mataas or yung nabibili ko sa Shopee. Na kasi tagal mag-order nun, tapos ang mahal ng shipping. But okay lang naman, meron akong dalawang gano'n. And dito, black. Yun, para puro black.
First love ko talaga ang snake plants. Talagang isa yun sa mga unang plant na inalagaan ko. Hindi mahirap alagaan. So, yun yung napili ko. Okay lang sila kahit may direct sunlight, maghapon, carry lang, ba? Diba? Tapos yun nga yung ginamit ko is more on ipa, as you can see. Pero bibili pa ako ng small pebbles para patungan yan sila, para mas maganda naman. Kasi yung mga ipa, madaling lipa rin. So, lalagyan ko ng konting pebbles dyan. May pa pebbles tayo dyan magaganap. So, ang taas nila, parang 3 feet siguro or more. Ayun, ang taas ng iba. Ayan. So, at least may layering. Kasi sabi ko nga, wag puro sobrang taas. Para maganda rin yung may layering na ganun. Hindi parang stiff na lahat. Ganong height lang, diba? Tapos dito, ayan, wala na ako nilagay dito. Ito, ayan, no, pinalitan ko nga ng mas maliit na shelf para mas maluwag. Ito na lang talaga. Ito na lang yung parang next, ano ko, next issue. Gusto ko kasi lumuwag dito sa... Tapos hindi na rin ako masyado nag-stock dito ng plants. O yan, sa mga nagpapaiwan po ng plants. Nasa baba yung plants nyo. Unless talagang medyo maselan, dito ko in-stock. O talagang magtatagal na mapapick up, dito ko nilalagay. Kasi parang hindi ko ma-enjoy yung balcony. So, sayang nga, binenta ko yung acapulco ko. Basta maglalagay ako dito ng stool or something. Para... meron naman ditong, alam nyo na, upuan or something, paghapon. Pero kasi hindi na namin ito natatambayan unlike before. Ayan, so sa mga magtatanong kung magkano yung cement pot na bili ko, this one ay around 280, 250 or 280. Ano na po yan? Painted na. Kayo na mamimili kung gusto nyo ng white na may design, black na may design, or plain white, plain black. So dito, ginawa ko talaga is black para... mas minimalist tingnan, or basta para mas feeling ko mas bagay dito ang black sa balcony. Kaya itong ayan, shelf gold yan, ginawa kong black para bagay. Tapos hanap ako ng magandang stool na something. Hindi ko alam baka yung gold stool namin dito ko ilagay, kasi inalis ko na rin sa ano yun eh, sa living room. Inagay ko sa dining, parang upuan doon. So lagay ko dito siguro para may nauupuan ako. Ayoko kasi malagay dito ng big chair, baka kasi maging patungan na ng halaman. Nagiging ganun kasi, nagiging patungan. Tapos, ang style ko ngayon sa grass, hindi ko na pinapawalisan kahit yung sa baba. Binavacuum na lang namin para mas hindi makalbo or hindi ma-stress yung grass. Wow, pati grass bawal ma-stress, sana all. So, or kaya pagka malalaki naman yung leaves, ganyan, pinupulot ko na lang, ganun. Parang additional care na lang sa ano, sa maintenance ng grass. Ayan. Tapos, yun lang ang plano ko na baka yung money tree, pinanggigigilan ko na naman. So, either ililipat sa baba, pag hindi click sa baba, ibebenta ko na lang. Then, pwede naman akong bumili ng money tree ulit sa future. Ano pa ba? May live selling kami ulit sa Friday. May mga konti pa natirang plants, paubos ko na. Tapos sa mga naghahanap ng inspired na yung rectangle, baka meron ako next year, next week yung Roma. So, sabi ko, inspired na ginawa ko yon. 10 pots lang kasi nagawa ko nun, or 9 or 8. Yung rectangle na pot, tapos may mga mix ng trigona, ayun, gagawa ulit ako na next week. Sana dumating yung order ko na mga ganon na maliliit. And then... yun, thank you po pala sa mga ayan, mga nag-greet kay Sed. Hindi ko na maisa-isa, hinard ko na lang yung mga comments nyo kasi hindi ko na maisa-isang replyan. Thank you so much. And then, balitaan ko kayo kung ano mapagdesisyonan ko dito. Sa mga nagpa-follow sa akin sa Facebook, makikita nyo naman kung ipopost ko yung money tree. That means, hindi nag-work yung aming, aking naisip pala, naisip ko. Ayan, tapos kung hindi ko pinos, edi wala or bahala na. Marami pa kasing plant sa baba na hindi napapick up. Saturday pa ipapapick up, so hindi ako makakilos ng maayos. But today, rest day ako. Thursday, nagpack lang kami ng plants kanina. Nagpa-ship out. Tapos yun. So, ayan o, kung may questions kayo dito. Actually, sa snake plants, isa talaga sila sa maganda yung ganyan. Kasi, payat lang sila eh. Diba? Slim lang sila. 2 layers lang. Pwede na. At ang pinili ko talaga ng cement pot, yung tipong 6 inches lang ang ano niya, ang width niya, para at least hindi ma-occupy ng space. Kasi maliit lang talaga tong balcony namin. Ayan.
Magta-thank you daw po si Sedi sa mga nag-greet sa kanya sa birthday niya. Be, sige na, hindi ka na. Thank you so much po sa pag-greet sa birthday ko next year ulit. Ah, 'di ba? Oh, tangos ng ilong. Oh. Dinadiet namin siya kasi sobrang taba niya, as in sobrang taba niya. Ito yung bed niya, oh. Nalit na dating si Banika. Ayun si Banika, stuffed toy niya. Cute, cute. Tabi kami, dito kasi yung bedside ko eh. So, ayun guys, hindi ko na patatagalin. Pinakita ko lang yung naging outcome. So, sa iba dyan, nagusto ng minimalist look at medyo, kinonsider ko rin yung ano, may mga nag-send sa akin yung ano pala, yung shade, yung, nakalimutan ko yung term, parang net siya na pang shade. Medyo hindi ko lang, na-consider ko na rin before, medyo hindi ko lang siya ganun ka-type kasi feeling ko parang nakakulong, parang ganun. So, kaya, although alam ko manipis yun at modern look pa din, tatry ko muna to, unless, pero pinakita ko naman to sa husband ko, nakita naman niya to. Approve naman. So, ayun. Sana lang wag siya magka, actually, itong side nga, gusto ko ring lagyan eh, dito. Pero, bahala na kung ano. So, ayun guys, please don't forget to like or follow my Facebook page, Roma So, Instagram account, Roma _ So. Join din sa ating Romadics group. Lahat po ng link niya nandito sa description below ng video para hindi na kayo mahirapan maghanap. And please don't forget to subscribe. Bye-bye. God bless.